Our Heavenly Father, who love us and save us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming nasa langit, na sa amin po'y nagmamahal, marami pong salamat sa pagiligtas sa amin doon sa walang hanggang pagkawasak. Actually, when we were born, we were sinner. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice, your salvation, we got salvation, we became your son of God. Sa katunayan, kami po ipinanganak ng mga makasalanan, subalit dahil sa pag-ibig at pag-sikripisyon ni Jesus doon sa krus, kami po nagkaroon ng kaligtasan at kami po naging mga anak ng Diyos. For walk with you until your second coming, we need your wisdom and love and everything. That's why we are here to listen your lessons. Para po kami makalakad na kasama kayo hanggang sa muling pagdating ni Jesus Kristo, kinakailangan po namin ang inyong pong tulong, ang inyong pong karunungan. Kaya po ngayong umaga, nandito po kami, sama-sama nakikinig po sa inyong aral. So, Lord, who we love, please teach us and guide us. Kaya, Panginoon, na sa amin ay nagmamahal, pakiusap, turuan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami. There are some brothers and sisters who cannot join the Sunday sermon. So, please protect them, any devil temptation and any difficulties. May mga kapatid po kami na hindi makakadalo ngayon sa aming Sunday sermon, pakiusap, tulungan po ninyo sila, gabayan po ninyo sila, iiwas po ninyo sila sa anumang tukso ni Satanas. Oh Lord, remember, even though we are not perfect, but we love you forever, ever. Panginoon, nalalaman po namin na bagamat hindi po kami perfecto, subalit minamahal ka po namin magpakailanman. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesus Christ, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Let's open the Bible. Mark chapter 16, verse 7. Sa ating mga Biblia, buksan natin sa aklat ng Marcos, chapter 16, verse 7. Mark chapter 16, verse 7, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. So today we are going to study the last teaching and commandment from Jesus Christ, which Jesus gave to His disciple after He was resurrected. Ngayong araw, atin pong pag-aaralan ang tungkol sa panghuling aral at utos na ibinigay ni Jesus Kristo sa kanyang mga alagad nung siya po'y muling nabuhay. After Jesus Christ called the 12 disciples, Jesus taught His disciples and many others for 3.5 years, and He eventually bled and died on the cross to save people. Dahil pagkatapos pong tawagin ni Jesus Kristo yung kanyang 12 alagad, tinuruan niya po sila kasama ng iba pa sa loob po ng 3.5 taon at kalaunan. Siya po'y nagdanak ng dugo doon sa krus, namatay siya doon sa krus para ligtas tayong mga tao. After Jesus, He died on the cross and the some people, He went to the tomb of Jesus Christ. Dahil pagkatapos po mamatay ni Jesus, yung ilan po sa mga tao ay nagtungo doon sa libingan para tignan yung bangkay ni Jesus. And Mark chapter 16, verse 2, let's see. Tignan din po natin sa Marcos pa rin, chapter 16, verse 2. Shall we read together? 3, 2, 1. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Very early in the morning, on the first day of the week. On the first day of the week. Let's think about on the first day of the week. So what day is this day? Sabi rito, pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pag-isipan natin ito, ano nga bang unang araw ng isang buong linggo? So on the first day of the week means the day is the Sunday. Ang ibig sabihin po ng unang araw ng linggo, ang araw na ito ay Sunday o linggo. The first day means Sunday. Ang unang araw nangangahulugan na linggo. Actually, in fact, Jesus died on the cross on the Sabbath of the Passover. Sa katunayan po, si Jesus Cristo ay namatay doon sa krus sa panahon ng Sabbath ng Paskwa. He died on the cross on the Sabbath day. Siya po ay namatay doon sa krus sa panahon po ng Sabbath.
So actually, the Sabbath is from the hour of sunset on Friday to sunset on Saturday. Sa katunayan po, yung araw ng Sabat, nagisimula po ito sa paglubog ng araw ng Biyernes at sa paglubog ng araw sa Sabado. So on the Sabbath day, all Israel people, the Jews, were not allowed to do anything by God's law. Kapag panahon po ng Sabat, lahat ng mga Israelita, hindi po sila pwedeng gumawa ng anumang bagay, ayon po yan sa batas ng Diyos. So even now also, Israel people cannot do everything. Kaya dahil dito, maging sa panahon natin, ang mga Israelita kapag araw ng Sabat, hindi sila pwedeng gumawa ng anumang bagay. So, when I traveled to Israel in the 2012, that time, the day was the Sabbath day. Kaya nang ako po'y naglakbay sa Israel noon pong 2012, na taon po na yun po'y araw ng Sabat. So only that day, I cannot go around. Kaya nang panahong iyon, hindi po ako pwedeng pumunta sa labas. So I had an amazing experience that day because of a Sabbath day. Kaya dahil sa Sabbath day, nagkaroon po ako ng kakaibang karanasan ng araw na iyon. That day, the Sabbath, everybody was not allowed to even press the elevator button. Dahil kapag araw po ng Sabbath, lahat kami o bawat tao doon ay hindi pwedeng pumindot maski po ng pindutan sa elevator. So that time, my room, in the hotel, the located 12th floor. Kaya nagkataon po ng sandaling iyon, yung akin pong kwarto ay nandun pa sa 12th floor. And then to get there, my floor. So I used the elevator, but I couldn't use to put the elevator button. Para makarating doon, kinakailangan ko pong sumakay ng elevator, kaya lang hindi ko pwedeng pindutin yung pindutan sa loob ng elevator. Because that day, no one could even press the elevator button. Dahil sa araw na iyon, walang sino man na pwedeng pumindot sa pindutan ng elevator. So to reach there, my room, 12th floor, every time the elevator door opened and closed, and second floor opened and closed, and third floor just automatically opened and closed, and fourth floor just opened and closed. Do you understand? Till 12 floors. Kaya sa araw na iyon, para makarating po sa aking kwarto sa 12th floor, yung elevator po ay tumitigil, nagbubukas yung pintuan sa bawat palapag. To reach my room, 12th floor, I took around 15 minutes. Kaya para makarating po ako sa aking kwarto, inaabot po ako sa loob ng elevator ng 15 minutes. So that day, I had already a hard time that day. Kaya nang sandaling iyon, yung araw na iyon ay naging napakahirap para sa akin. Even that time, even all Jews cannot drive on that day, Sabbath. Dahil maging sa araw na iyon, maski yung mga Hudyo, hindi sila pwedeng magmaneho sa mga kalsada kapag araw ng Sabbath. Cannot even turn on the light switch. Ni hindi nila pwedeng i-on yung switch ng ilaw. You know, that time, all people cannot even open their umbrella when it's raining. Alam niyo rin po ba na kapag sandaling iyon sa araw na iyon, maski na umulan, hindi nila pwedeng buksan o ibuka yung kanilang mga payong. In the raining, they have to walk with wet like that. Kaya kapag tag-ulan, kailangan nilang maglakad nang basa sila. Can you imagine? On that day, all people cannot even push the button to flush the toilet after pooping. Na-imagine niyo po ba, maski sa araw na iyon, yung mga tao, hindi nila pwedeng pindutin maski yung flush nung kubeta. In Sabbath day, full Israel area, I think the toilets everywhere were full of this poop shit. Kaya naisip ko po, marahil sa bawat lugar, sa bawat kubeta ng mga Israelita, punong-puno po ng tae yung kubeta. Because of Sabbath day. Dahil po yun sa araw ng Sabat. What do you think? Kaya ano po sa tingin ninyo? Do you think their faith is good? Inaakala ba ninyo na yung kanilang pananampalataya ay mabuti sa harapan ng Diyos? What do you think? Is it God's will that people will not even be able to press the toilet button on the Sabbath? Is God's will? Ano po sa tingin ninyo, ito ba yung kalooban ng Diyos na maski sa araw ng Sabbath ay hindi pwedeng pumindot maski na yung flush ng banyo yung mga tao?
What do you think? Ano po sa tingin ninyo? Don't push the toilet curtain because Sabbath day today. Is it God's will? Huwag mong pindutin yung flush ng kubeta dahil araw ngayon na Sabbath. Yan po ba yung kalooban ng Diyos? No. Hindi po. So Hosea chapter 4 verse 6, Bible says, My people are destroyed for lack for knowledge. Kaya nga po sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, these are very foolish and ignorant action inside of God. Kaya po sa paningin ng Diyos, ang gantong klase ng gawain ay isang malaking kahangalan, isang malaking kamangmangan. Because they completely misunderstood the meaning of the Sabbath. Dahil lubusan po nilang maling naunawaan ang tunay na kahulugan ng araw ng Sabbath. So, do nothing on the Sabbath means to do nothing worldly work on Sabbath day and to spend time on the Sabbath for God's sake of the work. Ang ibig sabihin po na walang gawin kapag araw ng Sabbath, nangangahulugan po ito na huwag tayong gagawa na anumang gawain na para sa sanlibutan, sa halip dapat nating igugol ang ating oras para lamang sa Diyos. That's why in Jesus that time, Jesus Christ also, Jesus he continued to heal the sick and preach the gospel even on Sabbath day. Kaya nga ng panahong iyon, maski araw ng Sabbath, si Jesucristo, ginugugol niya yung kanyang oras sa pagpapagaling ng mga may sakit sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Isn't it? Di po ba? Anyway, that is why, although Jesus died on the Friday, but Friday, that time, he started the Sabbath. So, no one could move because of Sabbath day at that time. So, therefore, Israel people went to the tomb early on Sunday after finished Sabbath, Sunday morning, to bury Jesus' body on Sunday in the morning after Sabbath day. Kaya nga po, kahit na si Jesucristo ay namatay sa araw ng Biyernes, subalit yung Biyernes po yung pasimula ng araw ng Sabbath, kahit namatay po siya, yung mga Israelita, hindi sila pwedeng gumawa ng anumang bagay. Kaya nga, yung mga tao, sila po'y nagtungo sa libingan ni Jesus araw na po ng Linggo ng umaga. So after past the Sabbath day, Sunday, that is on Sunday, Israel people went to the tomb to see Jesus who saved people. Nang lumipas na po yung panahon ng Sabbath, at dumating na po yung araw ng Linggo, dun lamang po nagtungo yung mga tao sa libingan ni Jesus para makita yung bangkay ni Jesus. Like today, Sunday. Gaya po ngayong araw, araw ng Linggo. So, brothers and sisters, we say Sunday is the Lord's Day, right? Kaya, brothers and sisters, sinasabi natin na yung araw ng Linggo ay araw ng Panginoon, di ba po? Isn't it? Tama ba? So, Sunday is the Lord's Day, we call like that. Sinasabi natin na yung araw ng Linggo ay araw ng Panginoon. That's why Sunday is not our day, it is the Lord's Day. Kaya nga po ito yung dahilan kung bakit na yung araw ng Linggo, hindi yan natin araw, yan ay araw na dapat sa Panginoon. Can you agree? Sang-ayon ba kayo? That's why if you spend Sunday for your personal things, it is like stealing the Lord's Day. Kaya nga, kung gugugulin ninyo yung araw ng Linggo para lamang sa inyong mga sarili, yan po'y kagaya ng pagnanakaw ninyo na ang araw na dapat ay sa Panginoon. I can mention about your decision, but God may say to you, don't spend the time for you on Sunday. Kaya ko pong unawain yung magiging desisyon ninyo, subalit sinasabi sa inyo ng Diyos, huwag mong gugulin yung araw ng Linggo para sa iyong sarili. The true Christian do not steal the Lord's Day. Ang mga tunay na Kristiyano po, dapat nating sikapin na huwag nating manakaw yung araw ng Panginoon. Unfortunately, there are still many people who ignore God's word, God's commandment, no matter how much God continue to teach us through the Sunday sermon. Kaya lang sa kasamaang palad, marami pa rin sa atin ang binabaliwala natin yung salita ng Diyos kahit na gaano man tayo turuan na patuloy ng Diyos kapag araw ng Sunday sermon. Like kind of the people, God says like that. Kaya sa gantong klase ng mga tao, ito po yung sinasabi sa kanila ng Diyos. Hebrew chapter 4 verse 2. Let's see. Tignan natin sa aklat ng Hebreo, chapter 4 verse 2.
Sa Bagong Tipan, page 371. Hebrews chapter 4, verse 2. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila. Sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. So, in other words, the Bible says then that even though they, no, they are people who have been saved, they are people who only just understand the word of God, but do not put it into practice or action. Kaya sa iba pong salita, sinasabi ng Biblia na bagamat sila yung mga taong naligtas na, subalit may mga tao pa rin na inuunawa lamang ang salita ng Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang pamumuhay, hindi nakikita sa kanilang gawa. According to Bible says, so such kind of people do not feel any shame in their conscience, even if they do not live for the Lord, God who saved them. Kaya sinasabi ng Biblia, ang gandong klase ng mga tao ay hindi nakakaramdam ng kahihiyan sa kanilang mga sarili kahit na hindi naman talaga sila namumuhay para sa Panginoon na siyang nagligtas sa kanila. If we have the same kind of mind like people, don't do that because God doesn't like that. Kaya tayo po, kung mayroon tayong gantong klase ng puso, wag natin niyang gagawin sapagkat hindi po yan yung gustong klase ng tao ng Diyos. You understand? Naunawaan po ninyo? Actually, attended Sunday sermon or not is not important. Sa katunayan po, ang dumaluman tayo ng Sunday sermon o hindi, hindi yan mahalaga. Isn't it? Di ba po? Because some brothers and sisters, they have some various reason cannot join the Sunday service. Dahil lang ilan po sa ating mga kapatiran, mayroon po silang iba't ibang dahilan kaya hindi nila magawang makadalo sa ating Sunday sermon. We have to accept, we have to understand each other. Kaya kinakailangan nating maunawaan, intindihin ang isa't isa. God doesn't allow us to judge each other. Hindi po ipinapahintulot sa atin ng Diyos na ating husgahan, hatulan ng isa't isa. Isn't it? Di ba po? But important is our heart toward God. Subalit ang mahalaga po ay ang ating puso sa harapan ng Diyos. Although they do not have acceptable reason, but if they didn't attend the church, do not attend church, God may ama maybe unlike them. Kahit na hindi naman nakatanggap-tanggap yung kanilang dahilan, subalit hindi pa rin sila dumalo ng church marahil hindi po sila magugustuhan ng Diyos. Isn't it? Di ba po? Truly, if they love, if they have mind to love God, truly, although they cannot join the Sunday sermon, that time they will pray to the Lord, oh Lord God, please give me the time to attend the church next week. Please help me. Like that. Likewise, they will pray to the Lord. Dahil kahit na wala sa puso nila yung dumalo sa araw na iyon, subalit kung sila po yung mananalangin na Panginoon, pakiusap, pahintulutan mo na ako yung makadalo ng church, marahil sila po ay tutulungan ng Diyos para magawa nila ito. Am I right? Di ba po? They cannot enjoy the time on Sunday. Dahil kahit na sila po hindi dumalo ng church, hindi nila magagawang ma-enjoy yung araw ng Linggo. Do you understand? Naunawaan po ninyo? Why? Although sometimes if they cannot join Sunday sermon, Sunday service, but they cannot feel comfortable. Dahil bagamat minsan, hindi po sila nila magawang makadalo ng Sunday sermon, subalit sa kanilang mga sarili, pakiramdam nila, hindi sila komportable. So important is the heart. Kaya mahalaga po yung ating puso. So 1 John chapter 3, verse 18. Sa aklat po ng Unang Juan, chapter 3, verse 18. John, 1 John chapter 3, verse 18. So, my little children, God didn't say, unbeliever, my little children, let us not love on word or in
home. But indeed and in true, Bible says. Mga munting anak, ito po'y sinasabi ng Diyos, hindi para doon sa mga hindi mananampalataya, bagkus sinabi niya, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sinasabi po ito ng Biblia. And by the way, but so many the brother sister people have mistaken Sunday as the last day on the week. Kaya lang, marami pa rin po sa mga tao ang mayroong maling pag-aakala na yung linggo raw po, yan daw yung panghuling araw ng isang linggo. That's why many people, they call it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, last Sunday. So many people think that Monday is the start of the week. Kaya dahil dito, marami sa mga tao, iniisip nila na yung Lunes, yan daw yung pasimula ng isang buong linggo. So they work hard from Monday to Saturday at their own work job. So and spend their last day, the last Sunday for themselves. Kaya yung Lunes hanggang Sabado, sila po'y nagpapakapagod sa kanilang mga trabaho at iniisip nila na yung panghuling araw na siyang linggo ay gugugulin ko naman para sa aking sarili. So, brother, sister, look again, Mark chapter 16, verse 2 again. Kaya balikan natin sa aklat ng Marcos, chapter 16. Everybody, let's read together. Sabay-sabay, verse 2, 3 to 1. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Yes, very early in the morning on the first day of the week, the Sunday, they came to the tomb when the sun had risen. So the Bible said the first day of the week. So Sunday is the first day of the week. Ayon po rito, yung linggo, yan po yung unang araw ng isang buong linggo. So first day on Sunday, they went there, the tomb, to meet Jesus Christ. Kaya sabi, ng unang araw ng linggo, sila'y nagtungo sa libingan para saan? Para kanilang makita si Jesus Kristo. So likewise, we have to go to church to meet Jesus Christ. Gaya po nito, dapat tayong pumunta sa church para makatagpo si Jesus Kristo dito sa church. Do you understand? So, naunawaan po ninyo? So in other words, Sunday is the first day of the week. So it is natural to want to start the week with someone you love. Sa ibang salita, yung linggo, ito po yung unang araw ng isang buong linggo. Kaya, natural lamang sa atin, gusto nating simulan yung ating buong isang linggo kasama ang ating minamahal. Therefore, Sunday is the first day of the week. So, God wants us to start the week with God in kaya nga, the church. Yung linggo, ito po yung unang araw ng isang buong linggo at nais ng Diyos na makasama tayo, simulan natin ang ating isang buong linggo na kasama ang Diyos. And then, Mark chapter 16, again, go back, and then verse 5 at 6 or so. So verse 5 hanggang verse 6 po. Babasahin na po. At pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus sa taga-Nazaret na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. And then, verse 7, all brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. But go, so tell his disciple and Peter that he is going before you into Galilee. There you will see Jesus Christ, him, as he said to you. Bible says. Sinasabi ng Biblia, sabi rito, humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, ito po si Jesus, sabihin ninyo sa mga alagad ni Jesus at kay Pedro, na siya ay mauuna sa kanila doon sa Galilea, at doon ninyo siya makikita. So brothers and sisters, let's compare another the word of God. Let's compare the Mark chapter 16 and Matthew chapter 28. Kaya mga kapatid, ikumpara po natin ang talatang ito sa Mateo chapter 28 verse 10. So Matthew chapter 28 verse 10.
So let's look for another expression in the Matthew chapter 28. Tignan po natin sa Mateo chapter 28 verse 10, yung isa pa pong pagpapaliwanag. And then let's compare. At ikumpara po natin yung dalawang talata. Matthew chapter 28 verse 10 or so. Shall we read together? 3, 2, 1. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Then Jesus said to them, do not be afraid and go and tell what? My brethren. Sinabi po ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid. So, Mark chapter 16, tell them, his disciple, tell his disciple. But Matthew chapter 28, go and tell not his disciple, my brethren. Ayon po sa Marcos chapter 16, sabi roon, sabihin ninyo sa aking mga alagad. Subalit, sabi sa Mateo chapter 28 verse 10, hindi sa aking mga alagad bagko, sabi sa aking mga kapatid. So the name has finally changed. Jesus now said to his disciple, my brethren. Kaya nga, ang pangalan na ginamit sa pagtawag ay binago sa halit na mga alagad. Ito po'y naging aking mga kapatid. You understand? Naunawaan po ninyo? Before Jesus called them, disciple, disciple, disciple. But now Jesus said to them, my brethren, my brethren. Noon, tinawag sila ni Jesus Cristo bilang aking mga alagad, aking mga alagad. Subalit ngayon, ang tawag sa kanila ni Jesus ay aking mga kapatid. Can you catch? Naunawaan po? So since the resurrection of Jesus, God has introduced Jesus' disciple as his brethren for the first time. Kaya magmula po sa muling pagkabuhay ni Jesus Cristo, ito po yung unang sandali na ipinakilala niya yung kanyang mga alagad bilang aking mga kapatid. Do you know what this means? Pero alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? It means that only after Jesus died on the cross, that's why we got salvation, right? And then God acknowledged that we also became children of God. Ito po, Jesus Christ. Ito po'y nangangahulugan na pagkatapos mamatay ni Jesus doon sa krus, tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan at nangangahulugan din po ito na kinikilala ng Diyos tayo bilang mga anak ng Diyos. You understand? Naunawaan so po? Not only Jesus is Son of God, also we are Son of God. Kaya ngayon si Jesus po'y naging anak ng Diyos, tayo rin naman po'y naging mga anak ng Diyos. It means, even though we cannot stop committing sin, because we became Son of God, we got salvation, that's why we can go to heaven. Nangangahulugan po ito, bagamat hanggang ngayon, hindi natin mapigilang gumawa ng kasalanan, subalit, tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan, naging mga anak na po tayo ng Diyos. So it means that the death of Jesus on the cross is our gospel. Ito po'y nangangahulugan na ang kamatayan ni Jesus Cristo doon sa krus, ito yung ating ebanghelyo. It means the gospel is the love of Jesus on the cross. Ibig sabihin, ito yung ang ebanghelyo, ito yung pag-ibig ni Jesus Cristo para sa atin doon sa krus. It means our joy and our hope it is. Ibig sabihin, ito yung ating kagalakan, ito yung ating pag-asa. That is salvation. Ito po yung kaligtasan. Matthew chapter 28 verse 10, let's see again. Tignan natin ulit yung Mateo chapter 28 verse 10. Then Jesus said to them, do not be afraid, and go! Go! Where? 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 We have to think about where. And tell my brethren to go to where? Galilee. Sabi dito, huwag kayong matakot, humayo kayo. Saan? Ito yung dapat nating pag-isipan kung saan at sabihin ninyo sa aking mga alagad. So there are also lessons for us to consider here. Kaya mayroon pong aral dito para sa atin na dapat nating pag-isipan. First of all, when Jesus was resurrected, what was the first thing He did? Una, nang si Jesus po'y muling mabuhay, ano po yung unang bagay na Kanyang ginawa? What was the first thing He did, Jesus Christ did? Ano po yung unang bagay na ginawa ni Jesus Cristo? After resurrected, it was to call His disciple again. Pagkatapos po niyang muling mabuhay, ang kanyang unang ginawa ay tinawag niya yung kanyang mga alagad. It was first thing He did.
Ito yung unang bagay na kanyang ginawa. After Jesus was resurrected, he did not go to seek revenge for those who killed him. Dahil pagkatapos pong muling mabuhay ni Jesucristo, hindi siya humayo para hanapin yung mga taong pumatay sa kanya para sila ipagigantihan. Jesus Christ, he didn't say like that, I will not let them go, those who try to kill me. Hindi po ganito yung sinabi ni Jesucristo, hindi ko palalampasin yung mga taong pumatay sa akin. Hey, Pilate. You know Pilate? Hey, Pilate, come. You already knew I was innocent, isn't it? Hindi po niya sinabi na, Oy, Pilato, parito ka nga. Di ba nalaman mo na ako'y walang kasalanan, di ba? What, Pilate? Why, nevertheless, as like the quarterly, why did you pretend not to know me about after washing your hands in the water? Pero bakit naman ganun, Pilato? Bagamat nalaman mo na ako'y walang kasalanan, bakit naging duwag ka, nagpanggap ka na wala kang alam, pagkatapos, nagawa mo pang maghugas ng iyong mga kamay? Why did you that? Bakit mo yung ginawa? Likewise, Jesus Christ, he didn't say. Hindi po ganito yung sinabi ni Jesucristo. Hey, Roman soldier, come. O yung mga Romanong sundalo, parito kayo. Do you know Roman soldiers? Alam ba ninyo yung mga Romanong they sundalo? They killed Jesus Christ. Sila yung pumatay kay Jesucristo. Jesus Christ, he didn't say like that. Hey, Roman soldier, who killed me? Come. Hindi po sinabi ni Jesucristo yung ganito, Oy, Romanong sundalo, parito ka nga. Actually, that time, although I forgave you back then, but actually, I felt a little bad. Why you kill me? Dahil, Jesus Christ, he didn't say like that. Dahil bagamat pinatawad ko na kayo ng sandaling iyon kahit pinatayin ninyo ako, subalit nakaramdam pa rin ako ng galit sa ng kalungkutan sa akin, kaya bakit ninyo ako pinatay? Hindi po ganun yung sinabi ni Jesucristo. Remember, when Jesus Christ was resurrected, what was the first thing he did? Kaya tandaan natin, sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, ano ba yung unang bagay na kanyang ginawa? Actually, it was to call his disciple. Jesus was not interested in getting revenge. Sa katunayan, ito po yung pagtawag niya sa kanyang mga alagad sapagkat si Jesucristo, wala siyang interes na magiganti sa mga tao. Jesus Christ did not use his own almighty power to take his personal revenge. Dahil si Jesucristo, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan para personal na magiganti sa mga tao. So until meeting the disciples, Jesus did not meet anyone. Kaya nga hanggang sa makatagpo niya yung kanyang mga alagad sa Jesucristo, hindi siya nakipagtagpo sa sino mang tao. As soon as he was resurrected, he was going to meet his disciple who had abandoned Jesus, who ran away from Jesus, and sold Jesus, and even cursed Jesus. Kaya po nang sandaling muling mabuhay si Jesucristo, siya po'y humayo para makatagpo yung kanyang mga alagad. Sino? Ito yung mga alagad na nag-iwan kay Jesus, tumakas, nagkanulo kay Jesus, at sumumpa kay Jesus. Do you know why? Even though they left the church, left it, Jesus Christ, but why he tried to call them again? Alam niyo po ba kung bakit? Bagamat na iniwan nila si Jesucristo, bakit nagawa pa rin tawagin silang muli ni Jesucristo? Because Jesus Christ, he had something more important than revenge. Bakit? Sapagkat si Jesucristo, mayroon po siyang mahalagang pakay kesa ang magiganti. More important things, it was spreading the gospel through his disciples. Dahil mas mahalaga po para sa kanya ang maipangaral ang ebanghelyo kasama o sa pamamagitan ng mga alagad. So after the resurrection, Jesus was focusing on his disciple to preach the gospel. Kaya that's nga, why he tried to call them. Kaya nga po, pagkatapos niyang muling mabuhay, si Jesus po yung nag-focus doon sa kanyang mga alagad na tawagin sila para maipangaral kasama nila ang ebanghelyo. Can I ask you something? Are you perfect inside of God? Tanungin ko po kayo, kayo po ba'y perpekto na sa harapan ng Diyos? Can you say yes? Kaya ba ninyong sabihin na oo? Yes. But, like that, still now, God is looking for you. Kaya po nito hanggang ngayon, patuloy tayong hinahanap ng Diyos. God is calling you.
Tayo, okay. Tayo po'y tinatawag ng Diyos. To walk together with God. Para tayo'y gumawa na kasama ng Diyos. But, listen carefully. My question. There is something very strange. It is the place. Makinig po kayo. Where Jesus want to meet His disciples. Makinig po kayong maigi. Mayroon po ditong kakaibang bagay na dapat nating mapansin. Ito po yung lugar kung saan nais silang tawagin ni Yesu Kristo. That is place. So Mark chapter 6, then go back. Mark chapter 16 verse 7 again. Balikan natin sa aklat ng Marcos, then, chapter 16 verse 7. Let's read together. At sabay-sabay nating basahin pag nakita na, 3, 2, 1. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mahuuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. But go tell his disciples and Peter that he's going before you into Galilee. There you will see him. Where? Galilee. So brother, sister, when you read this book, did you find something strange? Kaya mga kapatid, nang binasa po ninyo ang talatang ito, mayroon po ba kayong nakita o naisip na kakaiba? Have you ever thought of something like this? Strange. Meron po ba, naisip po ba ninyo yung kakaibang bagay na naandito? Listen, where are you talking about now? Where are Jesus Christ? Where were Jesus Christ talking about now? Here. Makinig po kayo, na sandaling ito, nasaan ba, nasaan bang lugar si Yesu Kristo nang sinasabi niya ang bagay na ito? Where? Nasaan po siya? Among two, please answer to me. Galilee or Jerusalem? Mamili po sa dalawang bagay na ito, sa dalawang lugar na ito. Nasa Galilea na ba siya o nasa Jerusalem pa? Where? Saan? In Jerusalem. Nasa Jerusalem pa po siya. In front of the tomb, at Jerusalem, Jesus Christ asked them, I want to meet all our 12 disciples, not in Jerusalem, in Galilee. Sa harapan po ng kanyang libingan, sinabi ni Yesu Kristo sa kanila, gusto kong makatagpo yung aking mga alaga doon sa Galilea, hindi dito sa Jerusalem. After resurrection, Jesus Christ, let's imagine, he was in Jerusalem. All 12 disciples were in Jerusalem. Same place they were in Jerusalem. Imaginin po natin, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, naroon po siya sa kaparehong lugar pa rin ng Jerusalem. You understand? So Jesus Christ can meet them easily, quickly, kaya, in Jerusalem. Sa lugar ng Jerusalem, pwede namang makatagpo kaagad ni Yesu Kristo yung kanyang mga alagad. You understand? Naunawaan po ninyo? What? Jesus Christ, he wanted to meet Jesus' 12 disciples at where? Galilee. Pero mas nais na makatagpo ni Yesu Kristo yung kanyang mga alagad saan? Doon po sa lugar ng Galilea. Galilee located the distance 200 kilometers from Jerusalem. 200 kilometers. Ang Galilea po ay matagpuan. Ang distansya po sa Jerusalem nito ay 200 kilometro. Can you get there easily? Madali ba kayo by your footwalking? Sa pamamagitan ng paglakad, kaya niyong pumunta ron kagad? Because distance is 200 kilometers. But why Jesus Christ, he wanted to meet Jesus 12 disciples? Not in Jerusalem, but in Galilee. Why? Ang pagitan po ng dalawang lugar na ito ay 200 kilometro. Bakit si Yesu Kristo gusto pa rin niya makatagpo yung kanyang mga alagad sa Galilea? Bakit hindi na lang doon sa Jerusalem? Can you answer to me the reason? Pwede niyo bang sagutin sa akin yung dahilan? Can you answer to me the reason? Pwede niyo bang sabihin sa akin yung dahilan? Why did the rejected Jesus wanted to meet his disciple in Galilee? Why? Bakit si Yesu Kristo na siyang muling nabuhay ay mas gustong makatagpo yung kanyang mga alagad sa lugar ng Galilea? Actually, the Lord Jesus could meet his disciple in Jerusalem easily, quickly. Sa katunayan, pwede namang makatagpo kaagad ni Yesu Kristo yung kanyang mga alagad sa lugar ng Jerusalem.
Please answer to me. Pakiusap, sumagot po kayo kung bakit. Why Galilee, not Jerusalem? We have to find out the reason. Bakit sa Galilea pa, hindi na lang doon sa Jerusalem? Dapat nating matuklasan yung dahilan kung bakit. It is a very important point for your Christian life. Dahil ang puntong ito ay napakahalaga para sa ating buhay, Kristiyano. This is where the very important will of God is hidden. Sapagkat nandito po nakatago yung napakahalagang kalooban ng Diyos. Let's think about together, brother, sister, what kind of place is Galilee? Kaya mga kapatid, sama-sama ating pag-isipan, anong klaseng lugar nga ba ang Galilea? Actually, Galilee, the place of Galilee, it was the place they met Jesus Christ first time. Sa katunayan, ang lugar po ng Galilea, yun yung lugar kung saan unang beses nilang nakatagpo si Yesu Kristo. Peter, Mark, John, follow me. I will make you your fishers of men. Pedro, Marcos, Juan, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Do you understand? Naunawaan po ninyo? It was the place Jesus called first time to Jesus' disciples. Ito po yung lugar kung saan unang beses na tinawag ni Yesu Kristo, nakatagpo niya ng unang beses yung kanyang mga alagad. It is the place where Jesus began to take them and said, follow me. And where they decided, even 12 disciples, also they decide to give their life to Jesus. Ito yung unang lugar kung saan sila unang beses tinawag ni Yesu Kristo, sumunod kayo sa akin. Yun din po yung lugar kung saan sila nagpasya na ibibigay alay yung buhay nila para kay Yesu Kristo. That place, Galilee. Ang lugar na iyon ay ang lugar ng Galilea. Therefore, in a way, Jesus may be a place of ministry, but Galilee was the spiritual place, spiritual home. So where they began their journey with Jesus Christ. Marahil po yung lugar ng Jerusalem, yun po yung lugar ng kanilang ministeryo o gawain. Subalit, ang lugar po ng Galilea, yun po yung kanilang espiritual na tahanan kung saan sila nagsimula na maglakbay nakasama si Jesus. So brother, sister, let's go. Mark chapter 1. Kaya mga kapatid, tingnan natin ulit sa Marcos chapter 1. Let's see. When Jesus Christ called them first time in Galilee. Tignan natin kung saan sila unang tinawag ni Yesu Kristo, doon po yung sa Galilea. So Mark chapter 1, verse 14, at 15. Babasahin na po. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Yesu sa Galilea na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. And verse 16 or so, please. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na nagahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mangingisda. And then finally, the verse 17. All brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. So Jesus began to call and gather his disciples in Galilee. Sa lugar ng Galilea, doon si Yesu Kristo nagsimulang tawagin yung kanyang mga alagad. Then let's see, though, when Jesus called them, let's find their attitude. Kaya tignan din naman natin, nang sandaling tawagin sila ni Yesu Kristo, ano nga ba yung kanilang naging pag-uugali? Verse 18. At once they left their net and followed him. Sabi sa verse 18, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Verse 19, please. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na nagahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Verse 20 or so, brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka, nakasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Without delay, when he called them, and they left their father Jetepe in the boat with the hired man and immediately followed him.
nang walang pagkaantala, nang sila po'y tinawag ni Jesucristo, kaagad nilang iniwan yung kanilang amang si Zebedeo kasama ng ibang tauhan sa bangka at sumunod sa kanya. Where? Saan? In Galilee. Yun po ay sa lugar ng Galilea. So we must remember, don't forget it, for your Christian life, that when Jesus first called them disciples in Galilee, they responded immediately. Kaya tandaan natin para sa ating buhay Kristiyano, ang mga alagad, nang sila'y tawagin ni Jesucristo doon sa lugar ng Galilea, sila po'y agad-agad na tumugon. Likewise, verse 18, at once they left their net and followed him. Gaya po na nakalagay sa verse 18, kaagad, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. In Galilee, when Jesus called the four disciples, they immediately followed him. That's why God wanted to meet them again in Galilee, not in Jerusalem. Sa lugar po ng Galilea, nang unang tawagin ni Jesus yung kanyang apat na alagad, kaagad silang tumugon, sumunod sa kanya sa lugar ng Galilea, kaya nais muli silang tawagin ni Jesus sa lugar ng Galilea. Their action or their attitude are giving us a great lessons. At yung kanilang naging tugon, yung kanilang naging pagkilos, nagbibigay ito sa atin ng malaking aral. Can I ask you something, brothers, sisters? Tanungin ko po kayo, mga kapatid. We must love the Lord God who saved us the most in the world, right? Dapat nating higit na ibigin yung Panginoon na siya nagligtas sa atin higit pa sa mundong ito. Right? Diba? Diba? Do you want to live after Jesus who saved us? Right? Diba gusto nating mamuhay sa harapan ni Jesus na siya nagligtas sa atin? Please answer to me. Sumagot po kayo sa akin. And then let's think. Let's imagine. Why did Jesus want to see you again in Galilee? Kaya pag-isipan natin, bakit nga ba tayo gustong muling makita ni Jesucristo doon sa lugar ng Galilea? Where are you now? Nasaan na nga ba kayo ngayon? What are you doing now? Ano na yung ginagawa ninyo ngayon? Let's start to preach the gospel with me in Galilee. Sabi niya sa atin, simulan nating ipangaral ang ebanghelyo doon sa lugar ng Galilea. Where are you now in your heart, in your mind? Let's come. Pero to sa inyong Galilee. Sa inyong where puso, we start ministry first time. Sa inyong puso, nasaan na kayo ngayon? Magtungo tayo doon sa Galilea kung saan tayo nagpasya unang beses sa ating mga puso. Do you understand? Naunawaan po ninyo? Why Jesus Christ he wanted to meet them, not Jerusalem, in Galilee? At bakit nga ba gusto ni Jesucristo makatagpo sila doon sa Galilea at hindi doon sa lugar ng Jerusalem? The reason is, the important is the first love. Ang dahilan po ay dahil sa unang pag-ibig. After Jesus forgave all the sin and error of his disciple, and he wanted to start over with his disciple again. Where? In Galilee. Pagkatapos na muling, pagkatapos pumapatawad ni Jesucristo yung mga kasalanan, yung mga kamalian ng kanyang mga alagad, gusto niya muling magsimula kasama yung mga kanyang mga alagad sa Galilea. One more thing, what we need to remember that is Jesus called a disciple who had lost everything and were discouraged again. Kaya pag-isipan natin ito, gustong tawagin ulit ni Jesucristo yung kanyang mga alagad na nawalan ng maraming bagay na pinanghinaan ng loob. This has great meaning and called them up again in this way. Ito po'y mayroong napakalalim na kahulugan, malaking kahulugan, na sila po'y muling tawagin sa gantong paraan. What I mean, as long as we stay close to the Lord, no matter what failure and mistake we expressed, if you just listen to the call of the Lord, ito po, yung gusto kong sabihin sa inyo, kung tayo po'y patuloy na manatiling malapit sa Panginoon, kahit na gaano man karami ang ating kabiguan, gaano man karami ang ating kamalian na naranasan, kung tayo po'y patuloy na makikinig sa pagtawag ng Panginoon,
it means even though you commission a lot of commission again and again, if you just listen to the call of the Lord, if you follow the call of the Lord, if you listen to the place where you promise to follow God, like the Galilee place. Ibig kong sabihin, kahit na gaano man karaming kasalanan ang ating nagagawa ng patuloy, subalit, kung patuloy nating pakikinggan ang pagtawag ng Panginoon, kung patuloy nating susundin yung pagtawag ng Panginoon, at kung tayo po'y muling babalik sa lugar kung saan tayo nangako na tayo po'y susunod sa Panginoon, you can stand up again before God. Magagawa nating muling makatayo sa harapan ng Diyos. You understand? Naunawaan po ninyo? Why? Bakit? It is because even though we cannot leave or forsake the Lord does not forsake us. Bakit? Dahil nasa atin, bagamat kayang-kaya nating iwan yung Panginoon, bagamat kayang-kaya nating pagtaksilan ng Panginoon, subalit ang Panginoon, hinding-hindi niya tayo iiwanan. Because even when we have no hope in ourselves, the Lord still has hope in us. Bagamat sa atin, wala na tayong pag-asa, subalit ang Panginoon ay patuloy na umaasa pa rin sa atin. So if we go back to Galilee, the starting point of our faith, God will use us again. Kaya nga, kung tayo po'y muling babalik sa Galilea na siyang pinagsimulan ng ating pananampalataya, ang Panginoon po'y muling kikilos sa atin. Where we first met the Lord Jesus Christ in Galilee. Saan? Sa lugar kung saan una nating nakatagpo ang Panginoon na siyang lugar ng Galilea. Where? From the place where the mindset that we were first saved started from. Saan? Sa lugar kung saan tayo nagkaroon ng puso o pag-iisip nang tayo po'y maligtas at magsimula. You understand? Unawaan po. That's why God wants us to start over from where we started Christian life. Kaya nais po ng Diyos na muling magsimula kasama natin sa lugar kung saan tayo nagsimula sa ating buhay, Kristiyano. Very simple. That's why just call His disciple, call you to Galilee. Napakasimple lamang. Ito yung dahilan kung bakit muling tinawag ni Yesu Cristo yung kanyang mga alaga doon sa Galilea. So, Revelation chapter 2, verse 5. Sa aklat ng Apokalipsis o Revelation, chapter 2, verse 5. Revelation chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 verse 5. We read this verse many times, right? Maraming beses na po natin na nabasa ito pong talatang ito, di ba? Revelation chapter 2 verse 5, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito, malibang magsisi ka. Brother, sister, where are you now? Mga kapatid, nasaan na nga ba kayo ngayon? In QCC. Nasa Quezon City ba? Isn't it? Di ba? But I mean, where is your heart now? Pero ang ibig pong sabihin, nasaan na nga ba ngayon ang inyong mga puso? Please ask yourself. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Is the place where your heart is now in your Galilee, in the Christian church, where you first met Jesus like the disciple and started together? Hanggang ngayon ba, ang inyo po bang puso ay nasa Galilea pa rin, sa lugar, sa Quezon City Church, kung saan ninyo una nakatagpo sa Yesu Cristo, gaya ng kanyang mga alagad, at siya'y nagsimulang kasama nila? But, your heart is opposite. Your heart is not other, your heart is other place, even though you are in the Quezon Church? Kaya lang sa kabaliktaran, bagamat nasa Quezon City Church tayo, kaya lang yung ating puso ay nasa ibang lugar. What is your interesting?
things? Anong mga bagay ba ang inyong pinagkakainteresan? Now, let's stop wondering and reach onto the Lord's arms again. Kaya ngayon po, itigil na natin yung ating pagliliwaliw, muli tayong manumbalik sa bisig ng Panginoon. It's like Jesus Christ, the Lord is waiting for us now in our Galilee. In our Galilee. Gaya ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon po hanggang ngayon ay inaantay tayo sa ating lugar na Galilea. For what purpose? Para sa ano bang dahilan? In order to start over with us. Para siya layunin na makapagsimula siyang muli na kasama tayo. In order to deliver the gospel to the lost soul. Para ating magawang maipangaral o maibahagi ang ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. God is waiting for you in Galilee. Ang Panginoon po'y naghihintay sa inyo doon sa lugar ng Galilea. And before He ascended to heaven, Jesus gave them this last commandment. At bago si Jesucristo umakyat sa langit, ibinigay niya sa atin at sa kanyang mga alagad itong kanyang huling utos. Brothers, let's go back. Balikan natin mga kapatid. Marcos chapter 16. Sa aklat ng Marcos, chapter 16. Verse 15 at 16. Verse 15:16. Papasahin na po. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. In verse 19, let's read together. 3:1. Kaya't ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. One more time, Luke verse 15. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So however, in Galilee, the place where Jesus first met His disciples, He asked them to preach the gospel. Kaya nga po, sa lugar ng Galilea, kung saan niya una nakatagpo yung kanyang mga alagad, sinabi ni Jesucristo sa kanila, ipangaral nat ninyo ang ebanghelyo. But brother, sister, let's think about more this one. Before Jesus commanded them, preach the gospel, but He did not praise and encourage His disciple. Kaya mga kapatid, Jesus Christ, He rebuked them. Pag-isipan natin ang bagay na ito. Bagamat si Jesucristo, inutusan niya yung kanyang mga alagad, subalit, bago niya sila utusan, hindi niya sila pinuri, hindi niya sila pinalakas yung loob, bagkus, sila po'y pinagalitan ni Jesucristo. Why just Christ He rebuked them? Bakit nga ba sila pinagsabihan ni Jesucristo? Why? Bakit? Because they didn't believe that. That is, Mark chapter 16, verse 14. Dahil hindi po nila iyon pinaniwalaan, gaya po na nakalagay sa Marcos chapter 16, verse 14. Verse 14, brothers and sisters, let's read together. 3:1. Pagkatapos siya'y nagpakita sa 11, samantalang sila'y nakaupo sa hapagkainan. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Jesus tried to tell disciples the news of His rejection, but both time disciples, they did not believe it. Si Jesucristo, ninais niya na maipaabot sa kanyang mga alagad yung balita patungkol sa kanyang muling pagkabuhay, kaya lang yung kanyang mga alagad hindi iyon pinaniwalaan. Do you understand? Naunawaan po ninyo? Why did Jesus rebuke them? Bakit nga ba sila pinagalitan, pinagsabihan ni Jesucristo? Because others believed in the resurrection of Jesus. But disciples, nevertheless, the disciples did not believe in the resurrection of Jesus Christ. There's a problem. Dahil lang ibang tao, naniwala sila sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya nga lang, yung mga alagad, hindi nila pinaniwalaan ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. At yun po, yung naging problema sa kanila.
Do you understand? Naunawaan po ninyo? After Jesus had called disciples again in Galilee, and He commanded to them to preach the gospel. But after asked them, Jesus Christ, He rebuked them. Why? They didn't believe Jesus Christ's resurrection. Matapos po silang tawagin ni Jesucristo doon sa lugar ng Galilea at utusan sila na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, bago yun, sila'y pinagalitan ni Jesucristo. Bakit? Sapagat hindi sila naniwala kaagad sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Brother, sister, there are very great lessons in this verse. Mga kapatid, sa talatang ito, mayroon pong napakalaking aral. As like you, the disciple loved Jesus that time. Gaya po ninyo, ang mga alagad ng panahong ito ay minamahal din naman ni Jesucristo. That's why they followed Jesus for 3.5 years. Kaya nga nagawa nilang sumunod kay Jesucristo sa loob ng 3 at kalahating taon. It's like you, these 12 disciples, they loved Jesus Christ's sermon. Gaya po ninyo, yung mga 12 alagad, minamahal din nila o gusto rin nila yung sermon ni Jesucristo. That's why they said every time, we believe Jesus Christ. Kaya nga, palagi nilang sinasabi, naniniwala, sumasampalataya kami kay Jesucristo. But, in the end, they ignore the words that Jesus would be rejected and did not believe it. Kaya lang sa huli, binaliwala nila yung salita patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at hindi nila iyon pinaniwalaan. Nowadays, we are also same. Like Jesus Christ, disciples. Maging sa sandaling ito, sa araw na ito, ganito rin po tayo. Brother, sister, we say we love Jesus Christ. Mga kapatid, maging tayo sinasabi natin, minamahal natin si Jesucristo. So we have been served Jesus until now through church. Kaya hanggang ngayon sa pamamagitan ng church, pinaglilingkuran natin si Jesucristo. So until now, we love the Word of God. So we are here. Hanggang ngayon, minamahal natin ang salita ng Diyos, kaya nga tayo ay nandito. And we say we believe in Jesus. At sinasabi nating sumasampalataya, naniniwala, nagtitiwala tayo kay Jesus. But question, brothers, sisters, and all brothers, sisters, still, there are still many Christians who do not believe in the resurrection of Jesus. Subalit mga kapatid, marami pa rin sa mga Kristiyano ang hindi pa rin naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi. We believe rejection of Jesus Christ, right? Subalit tayo, di ba? Naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Brother, sister, can I ask you something? Mga kapatid, tanungin ko po kayo. Do you really believe in the resurrection of Jesus Christ? Talaga bang naniniwala kayo sa muling pagkabuhay ni Jesucristo? What does Jesus' resurrection means? Pero ano nga bang ibig sabihin o kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo? Because all of you already say yes. Dahil at kayo sinabi po ninyo na, opo. The resurrection of Jesus is a fact, true. Ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito po ay katotohanan, ito po ay totoo. And the resurrection of Jesus is our hope. At ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, yan yung ating pag-asa. Isn't it? Diba? Our hope. Ating pag-asa. The sure rejection of Jesus is the sure proof of God's reward we will receive. Ang tiyak o tunay na muling pagkabuhay ni Jesucristo, yan din po yung tiyak na katibayan na tayo po'y makakatanggap ng gantimpala galing sa Diyos. Because the reason many Christians, even though they face many difficulties and curse, but they already overcome to receive God's reward. Ito yung because dahilan, they believe the resurrection of Jesus Christ. Ito yung dahilan kung bakit bagamat maraming Kristiyano ang dumadaan sa maraming kahirapan, nagagawa nila itong mapagtanggumpayan sapagkat sila po'y naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo na sila po'y tatanggap ng gantimpalang galing sa Diyos. So let's see the Philippians chapter 3 verse 14. Verse 14 lang, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Brother, sister, shall we read one more time
together with one sound and slowly, 14. Verse 14 po, basahin natin sabay-sabay. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Who is I? Sino ba? Sinasabi rito na siya. I mean, those who believe the rejection of Jesus Christ, truly. Yung ako, ito po yung mga taong tunay na nananampalataya, nagtitiwala sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Because the rejection of Jesus means our hope. That's why I press toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Dahil ang muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, ito yung ating pag-asa. Kaya nga sabi rito, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Brother and sister, if you believe in the resurrection of Jesus Christ, you can overcome everything, all your pain and trouble with joy. Kaya mga kapatid, kung talagang nananampalataya tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus, magagawa nating malampasan lahat ng ating kabigatan, kahirapan, ng mayroong kagalakan. Do you agree? Sang-ayon ba kayo? Because the more suffering and labor for the gospel, the greater our heavenly reward. Dahil kung mas malaki yung ating pagpapagal, ating paghihirap para sa ebanghelyo, mas malaking gantimpala sa langit ang ating makakamit. Because we believe it through the resurrection. Dahil pinaniniwalaan natin ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. So, while we preach the deliver the gospel, we can lose our power and hope. Habang ipinapangaral, ibinabahagi natin ang ebanghelyo, tayo po, nawawalan din naman tayo ng lakas ng ating pag-asa. That's why Jesus rebuked the 12 disciples. Ito yung dahilan kung bakit pinagsabihan ni Jesus yung 12 alagad. Why do not believe the rejection of Jesus Christ? Bakit hindi kayo naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus Kristo? So the sure evidence of Jesus' resurrection help us overcome all our suffering and sacrifice. Kaya nga, ang matibay na katibayan o katunayan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo ay tumutulong sa atin upang magawa nating malampasan ang lahat ng ating kahirapan, ang lahat ng ating mga kahirapan. By the way, why do so many brothers and sisters give up their faith, their Christian life? Why? Gayunpaman, bakit nga ba marami pa rin sa mga kapatiran natin ang sumusuko na, isinusuko yung kanilang pananampalataya, sumusuko sa kanilang buhay Kristiyano? Why some people, why some brothers and sisters, why they left the church? At bakit ang ilan sa mga kapatiran ay iniiwan yung church? Because they didn't believe the rejection of Jesus Christ. Dahil hindi sila naniniwala, sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. The person is either unsaved or does not believe in the rejection of Jesus Christ. Ang ganun klase po ng tao marahil ay hindi paligtas o kaya naman hindi talaga naniniwala sa muling pagkabuhay ni Yesus. That's why Jesus also rebuked them and taught them again. Ito yung dahilan kung bakit sila sinaway ni Jesus at muli silang tinuruan. Marcos chapter 16 verse 14. Marcos chapter 16 verse 14. At 15. Marcos chapter 16 verse 14 at 15 or so. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. At pagkatapos, siya'y nagpakita sa 11, samantalang sila'y nakaupo sa pagkainan. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso. Sapagat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Verse 15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. This is the last commandment of Jesus in the world. Ito po yung huling utos ni Yesu Kristo sa mundong ito. And 12 disciples. After that, the disciple diligently evangelized to obey Jesus' last commandment until the day they died. Pagkatapos po nito, ang mga alagad po ay naging masigasig sa pangangaral ng ebanghelyo na siyang huling utos ni Yesu Kristo hanggang sa sila po ay mamatay.
from where? From Galilee. Where they first started with Jesus. Mula saan? Mula po sa Galilea, sa lugar kung saan sila nagsimulang kasama ni Jesus. Do you understand the meaning of Galilee? Naunawaan niyo na po ang kahulugan ng Galilea? What does Galilee means here? Ano po ba yung ibig sabihin dito ng salitang Galilea? Don't misunderstand, Galilee is not the place where you were saved. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Ang Galilea, hindi yan yung lugar kung saan kayo naligtas. Place of Galilee means, Galilee is God's first love that we got when we were saved. Ang Galilea po, yan po yung unang pag-ibig ni Jesucristo na ating tinanggap, kaya tayo naligtas. And it is the place of our heart where we started follow the Lord's God. Ang Galilea rin po ay lugar sa ating puso kung saan tayo nagpasya at nagsimulang sumunod kay Jesus. So, Galilee is not only the place of Galilee. Kaya nga, yung lugar ng Galilea, hindi lamang yan bastang lugar na Galilea. So, the other means, Galilee is the first love, our first love. Ang iba pong kahulugan ng Galilea ay ang ating unang pag-ibig. Revelation chapter 2 verse 4, let's go back. Apocalypse chapter 2 verse 4. Revelation chapter 2 verse 4. Revelation chapter 2 verse 4. Revelation chapter 2 verse 4. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. So, where is your Galilee? Kaya kayo po, nasaan nga ba ang inyong Galilea? Where is your Galilee means? Where is your first love? Ang ibig sabihin po na nasaan ang inyong Galilea, nasaan na nga ba ang inyong unang pag-ibig? If your first love is not in your heart, if your first love is not in Jesus Christ, you have to find again, you have to seek again your first love. Kung ang inyong pong unang pag-ibig ay wala sa inyong puso, kung ang inyong unang pag-ibig ay wala kay Jesucristo, dapat ninyong muling hanapin ang inyong unang pag-ibig. Don't lose your first love. Huwag po ninyong walain ang inyong unang pag-ibig. Revelation chapter 2 verse 5 or so, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo, tataalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito, malibang magsisi ka. Remember, therefore, from where you have fallen, from where you threw your first love. Alalahanin mo kung saan ka nahulog, sa lugar kung saan mo binitawan o itinapon ang iyong unang pag-ibig. So from where you have fallen means, where did your Christian life begin to collapse? Ang ibig sabihin po ng salitang kung saan ka nahulog, ito po yung lugar kung saan po gumuho, bumagsak ang ating buhay, Kristiyano. If you throw your first love, if you lost your first love, you have to find, seek again your first love in Galilee. Kung tinapon ninyo, nawala ninyo ang inyong unang pag-ibig, kailangan ninyong balikan yung lugar kung saan nyo natagpuan ang inyong unang pag-ibig. And next, look, and defend him and do the first work. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ng salita dito na magsisi ka, gawin mo ang unang bagay na iyong ginawa? What does it mean? Do the first work. Ano po yung ibig sabihin ng gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una? Actually, do the first work means where Jesus called you. Ang ibig sabihin po ng salitang gawin mo ang bagay na ginawa mo ng una, ito po ay kung saan tayo tinawag ni Jesus. There is Jesus called you first time.
Dahil meron pong lugar kung saan tayo unang beses tinawag ni Jesus. There is your Galilee place. Yun ho yung lugar na siyang Galilea naman para sa atin. That's why please go back there and start all over again. Kaya pakiusap, magbalik kayo doon at muli kayong magsimula. Because the Lord Jesus is waiting for you there. Dahil ang Panginoong Jesucristo, inaantay kanya doon. Because Jesus wants to start over with you. Dahil nais ni Jesus na muling magsimulang kasama ka. Why? Bakit? Still Jesus Christ, He still loves you. Dahil hanggang ngayon, minamahal ka ni Jesucristo. Not only them, but now we too must become His disciple. And we must continue to preach the gospel and less waiting for the Lord to come again. Hindi lamang yung kanyang mga alagad, bagkus tayo rin naman ay dapat na maging alagad niya at dapat nating patuloy na ipangaral ang ebanghelyo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Today, we learned about the last cast of Jesus Christ teaching and commandment. Kaya ngayong araw, pinag-aralan natin ang tungkol sa huling utos at aral na ibinigay ni Jesucristo. Let's pray. Manalangin tayong lahat. Our Heavenly Father, God, who love us, thank you for great opportunity to listen your prayers, the lessons. Ama naming nasa langit na sa amin ay nagmamahal, marami pong salamat sa pagbibigay sa amin ng aral na dapat naming matutunan. If there are some brothers and sisters who lost hope, if there are some brothers and sisters who fall down his Christian life, at kung may mga kapatid po kami na nawalan ng pag-asa at na bumagsak po sa kanilang buhay Kristiyano, O Lord, please call them in Galilee, who you call, you save us, the first place. O Panginoon, pakiusap, muli po ninyo silang tawagin sa Galilea, kung saan po ninyo kami unang tinawag. O Lord, we need your guidance and we need your help continuously. O Panginoon, kinakailangan po namin ang inyong paggabay at kinakailangan po namin patuloy ang inyong pong tulong. And please protect us from any devil temptation. At pakiusap, ingatan po ninyo kami mula sa anumang tukso ng Diablo. In order to keep our good Christian life. Upang magawa naming maingatan ang aming mabuti, umayos na buhay Kristiyano. O Lord, there are some brothers and sisters who couldn't join the Sunday sermon. Panginoon, may ilan po sa aming mga kapatid ang hindi po nagawang makadalo at makapakinig sa Sunday sermon. Please protect them so that they can come to church next week. Pakiusap, ingatan po ninyo sila upang magawa nilang muli makadalo sa church sa susunod na linggo. We love Jesus Christ and we pray in the name of Jesus Christ. Ito, minamahal namin si Jesus Christ. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen.